Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Pasensya na tayo kasi nagbago na po muna ako ng streaming dahil for the past days, lagi tayo may problema sa OBS. Hindi ko alam, nawawalan tayo ng audio, narinig ako, yung guest natin hindi. So maraming challenges muna. Tapos pangalawa, kagabi, di ba, tayo, late na nakag-start kasi noong nagpe-prepare na ako, biglang nawala na naman ako ng internet. Tapos so after ng stream natin, bumalik yung internet namin hanggang ngayong mga 7:20, meron pa nung nagse-setup na ako. Oh, wala na naman akong internet. So ngayon po ay naka-wife, ko ngayon, naka-hotspot and sabi ko, Lord, bahala ka na, no? Kasi itinataas ko sa iyo kung anong kagustuhan mo, they will be done. Gusto mong matapos to, di matatapos natin, no? Positive lang ako lagi kung ano man ang nagaganap sa atin, no? Tingnan niyo, paiba-iba ako ng microphone kasi iniisip ko, bakit may hindi ako marinig or bakit ba mahina, no? Yung troubleshooting talagang hirap na hirap ako nung last itong buong week na to, hirap na hirap ako, hindi katulad ng mga nakakaraan kaya walang audio kasi nalilimutan ko lang mag-unmute, no? Pero ngayon nakaano naman, naka-setup naman ng pareho lang na setup, may problema pa rin, no? But anyway, we're down to last two episodes and tonight is our 39th, no, ika-39 na episode na natin. And tomorrow will be our last episode for the 40 Stories of Mercy. This is in preparation for the coming of our Lord Jesus Christ and the great invitation for us to go to heaven on the Feast of the Divine Mercy. Ang Feast ng Divine Mercy po ay magpo-fall ng April 7 of this year. Sunday din po yon, so it is very easy to remember. Once nag-Easter Sunday na tayo, the following Sunday or the Easter Octave, yun na po yung Divine Mercy Feast Day. So kanina, sa formation ng ating diocese, no, marami nag-attend kanina, siguro around less than 100, no, marami-rami na rin yon. And diniscuss namin yan, ano ba ang feast day, ano ang kalagahan nito. And yun nga po, yung feast day kasi, yan yung ipinangako ng ating Panginoong Jesus na sa sino man nalalapit sa kanyang fount of mercy, sa bukal ng kanyang awa, on that day, on the Feast of the Divine Mercy, ay magkakaroon ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Whether nalimutan mo yan or na-confess mo on the day of confession, mapapatawad ang ating kasalanan. At the bonus is that, pati yung ating temporal punishment, no, ano ba yung temporal punishment? Siyempre, nagkamali tayo. Parang nangutang ka halimbawa ng pera. Ilagay natin sa ganong context. Halimbawa, nangutang ka ng pera, hindi ka nakabayad. So, kinonfess mo yon. Sorry po, Panginoon, dahil ako yung nangutang, hindi po ako nagbayad. Okay, pinapatawad na kita sa pangalan, syempre, ni Jesus yun. The priest is just acting as representative ni Jesus, no? Okay, pinapatawad kita, tapos gawin mo itong penitensyang ito, no? Pero, ang pinatawad, again, is only the sin, not the hindi kasama doon yung pag-aabsuelto sa kaparusahan. Because definitely, may utang ka that you need to pay. Okay, sabi nga ni Faustina, di ba? We will be accounted for up to the last, the minutest sin that we did. No? Sa pinakamaliit, no? Ia-account daw tayo. At the time ng pagharap natin sa ating makatarungang Panginoon, no? Hukom, no? Pero bago siya maging makatarungang hukom, siya muna ay darating sa atin ngayon. Actually, ngayong panahong ito, as the merciful Savior. Yun yung sinasabi natin that we need to maximize this period sapagat ito ang panahon ng awa. Kasi kapag dumating na yung judgment day, eh ano na yan, wala nang teka-teka dyan, no? But the judgment day is not just the end of times na
sinasabi natin. Because, halimbawa, ako bukas, no? Tinawag ako ni Lord bukas. Day, yun yung judgment day ko. Yun yung araw na harap ko sa Panginoon. That is my particular judgment. So, lahat tayo may end times dahil may kontrata tayo kay Lord. So, harap tayo at sasabihin, tatanungin niya, ilang kaluluwa ang nailapit mo sa akin, no? So, sabi ko, Lord, nag-stream ako every day ng 3 a.m. I am praying for a lot of souls, including yung aking mga prayer warriors. Kami lahat, no? Lord, nag-stream ako ng live. I even had this 40 stories. So, ang ano ko to, no? Mga merit ko to kay Lord. At kayo, may merit din kayo if you are bringing one soul to listen to one of our episodes or consistently listening to our episodes, you are also bringing souls to the feet of the Lord Jesus. So, ganun, ano, yun yung pinahaghahandaan natin ng April 7. At malapit na yon kasi bukas, Domingo de Ramos na, ano po? Sa English, yung Domingo de Ramos ay Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. And that is the opening of the Holy Week. No? Dahil yan, pagpasok, it symbolizes the successful entry of Jesus, no? Matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, no? Now, after that, Holy Monday na, 'di ba? Tuesday Holy, the holy days of all, na pinaka-holy, the holiest of our holidays, na marami tayong holidays, eh, di ba? But the Holy Week is the holiest of days. No? Dahil yan, sa mga panahong yan, dyan nakita natin yung dakilang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. The great redemption of humanity when He gave His life on the cross to save us. No? But after that, kasi tapos naman na yun, ano, eh patuloy pa rin syempre tayo sa pagkakasala, na redeem tayo nung nakaraang 2000 years ago, pero we have a new life, meron tayong makasalanan uli, kailangan na naman ng redemption. So that is why Jesus gave this divine mercy devotion, and specifically Jesus gave the Divine Mercy Feast Day. So, yun yung pinaghahanda natin. And bahagi ng paghahanda natin, syempre, we listen to good stories, wonderful stories of mercy na na-experience, totoong naranasan ng ating lahat ng mga guests, no? Yung mga dumaan nating guests. Someone is entering the room. I wonder why. Okay. So, hindi natin pwedeng papasukin yan. All right, so hindi uli ako magtatagal. Ang dami ko na naman agad nasabi na intro, no? Aha. Okay, pakilala natin na briefly yung alam ko lang, no? Wala akong masyado pa rin alam sa kanya. And he would tell us kung sino siya. Brief introduction. So, basta hindi pa kami magkakilala ng ganito. Kilala ko na siya, no? Kasi madalas po ako sa Divine Mercy Hermitage sa General Luna. Last night, kagabi, ang guest natin ay si Sister Mary Tan Kim. So, she is the coordinator dun sa local, no, ng General Luna. And she also knows our guest for tonight. Nagulat nga ako, kilala ni Sister Emma, because it was Sister Emma who said, pwede bang mag-ano si ano dito, yung gumawa, wala siya sinasabing name, yung gumawa ng image ng Divine Mercy sa Quezon. So, hindi ko naman alam kung anong image yung ginawa niya sa Quezon, no? Kasi ganun lang ang description. And then, nung nag-message siya sa akin, itong guest natin, kilala ko to. Kasi nakita ko yung image, no? Siyempre, alam na alam ko yung image na yon, kasi pabalik-balik ako doon sa lugar na yun sa Quezon. Yun nga yung sa General Luna. So, ang ating guest for tonight ay isang artist, no? Isang artist ang kanyang ginagawa ngayon as an artist ay syempre maraming painting ganan, pero siya specifically ang ginawa niyang work of art for the Divine Mercy ay yun ngang mosaic ng Divine Mercy sa General Luna. At ito ay hindi ordinaryong mosaic, ito ay yari sa glass. Sa ano ba ang ano sa taga bubog, no? Bubog. Yari siya sa bubog.
Oo, tempered glass na napakaano no, napakadelikado kasi alam mo pwede kang pasugatan anytime. Saka syempre bubog nga no. Paano mo siya papaganuhin, imo-mosaic? By the way, ating Divine Mercy sa Biluso is also a mosaic no, pero ano siya? Hindi ko alam kung anong material, hindi ko na sa scan kung anong material, but it is also a mosaic. Ang kaibahan lang definitely yung kanila ay sa Quezon ay tempered glass. So, tonight, I am privileged to introduce to you our guest. Again, an artist no, na nag-devote ng kanyang oras para sa Divine Mercy, si Sir Chico Severino. Magandang gabi, Chico! Magandang gabi ho. Praise God to everyone. Kumusta ka naman? Nasaan ka ngayon? Nandito po ako ngayon sa Imo, sa bahay ng mother ko, nagbabantay. Dahil may Okay. kasakit ako. Okay. So, saan particular sa Imus? Sa Bahayang Pag-asa po. Bahayang Pag-asa, Hindi. Imus. Hindi yan sakop ng Bako or Imus pa siya. Yung Bahayang Pag-asa na hati po yan sa dalawang bayan, yung Bako or tsaka Imus. Saka ano, so sa Kasi Imus malaki, side kayo. Imus side po. Okay. So ano yan? Diyan kayo dati na talaga nakatira, napalipat lang kayo diyan. Laking Manila ako eh. Sa Manila ako pinanganak, doon ako hanggang 3 dekada ako doon sa Manila eh. Tapos napalipat kami ng Cavite. Ito nga, napunta kami din sa Pag-asa. 5 years ako din sa Pag-asa kasama yung pamilya ko. Tapos sa 2001, noon lumipat na kami sa Mandaluyong. Dahil Okay. yun, nakalang kami ng bahay sa Mandaluyong. So, matagal ka na yung sa ginagawa mo na mosaic. Nagsimula ako nito 2018. 2018, pero bihira naman, bihira ako may nagpapagawa. Saka hindi naman ako nagsimula sa image, simula ako sa ano lang, yung image ng tao. Nagsimula ako sa mga butterfly lang, para bang practice-practice lang. Tapos hindi siya nag-click. Kasi nawalan akong trabaho nun eh. Kaya naisip ko na yun ang gawin kong ano buhay sana. Eh hindi nga nag-click nung una. Tapos hanggang sa may kaibigan ako na nagsabi sa akin, ba't hindi ko subukan yung mukha ng tao. Ayun, sinubukan ko. Nakuha ko naman. Hanggang sa may mga paminsan-minsan na nagpapagawa na hindi ko naman nakalain na magagawa ko rin. Siguro talagang binigay sa akin ni Lord yung talent na yun. Kasi hindi naman ako artist eh. Cook ako eh. Dati ako nag-uopisina hanggang sa nagkaroon ako ng business na eatery business. Tapos yun nga, napunta ako dito sa pagiging artist na hindi ko naman inaakala. Dala lang siguro ng So parang kabiti. uwido lang yan. Uwido, Uwido uwido. mo, Uwido uwido mo naman. lang yan. Oo, Uwido naman. hindi, Uwido ako. hindi, hindi, you know, hindi inaral. Oh, pero maganda nga yan, no? Kasi built-in eh. Pero hindi Oo. naman So siya ano bubog. dati? Oo. Nung college ako, ano lang eh, charcoal, painting. Pero hindi ko siya, naging hobby ko lang. Hindi ko naman, talaga. Yan, natigil yun kasi nag-aaral. Hindi na trabaho, wala na. Ito na lang, bigla-bigla na lang. Kasi may nakita lang akong one day, may nakita akong bubog doon sa tapat na amin, nabasag ba na tempered glass. Yun po yung maliliit na, na parang mais, maliliit na bubog na parang mais pag nabasag, di ba? Yung pangkaraniwang glass, pag nabasag siya, yun yung matatalim na mahahaba. Eto, pag nadurog, parang mais na iba-iba ang korte na maliliit. Eh wala, nakita ko lang siya dun sa bakura namin. Kumuha ako siguro ng mga 2 kilos, tinabi ko lang, kasi may trabaho ako noon. After 3 years or 4 years, nawalan ako ng trabaho, naisip ko lang kung ano magandang gawin dito. Sabi ko, nakagawa nga ako ng mga butterfly, ganun nga, Hello Kitty. Hanggang sa nag-improve na, yun, okay naman. Naging maayos naman, naging maganda naman yung aking naging experience doon. Natuto rin At ako, may kulay napaganda yon. siya. May kulay siya. May kulay, may kulay. Ang kaibahan lang nung ginawa ko dito kay
sa Hermitage. Yung pintura ko kasi dati, yung original na ginagawa ko, yung pintura niya nasa ibabaw. Yung nasa Divine Mercy, sabi ni Father Ben, gawin mo kaya yung pintura na sa likod. Sabi ko, ikahirapan niya tayo, hindi ko pa nagawa yun eh. Sabi ko, baka hindi maging matibay ang ano, pagkakagipit. Yung sinubukan, yun naman, sabi ni Father sa akin, kaya mo yan pagdadasal natin. Yun ang sabi niya. Doon nga ako ano eh, nabanggit mo kanina, meron kang maililigtas sa kaluluwa. Mahami ako nailigtas sa kaluluwa doon. Kasi 15,700 na bubog yun. Sabi sa akin, binulong sa akin ni Father Ben, alam mo ba, na bawat bubog na dinidikit mo dyan, meron kang isang kaluluwang nailigtas. Sabi niya, nung tapos yung binilang namin kung ilan yung bubog, 15,000 plus. So 15,000 plus na kaluluwa pala yung nailigtas ko. Sabi ko, wow, ang galing. Ayun. Paano yung binilang yun? Kasi mabibilang mo siya dahil may mga ano siya eh, space. Di ba kung nakita niyo siya, di ba meron pa nga parang guhit-guhit. Bawat guhit nun, isang bubog yun, meron siyang may space na ano. Bawat, binilang ko isa-isa, gumamit ako ng pentel pen, yung board marker, parang nabubula siya. Kada ano minamarkahan ko bawat bilang ko ang mula doon sa paa, ang mula doon sa dun, ano yung Jesu Ufam Tobi, Jesus Christ. Kasi mula doon. Jesus, I trust in you. Mula doon hanggang doon sa tuktok. Binilang ko isa-isa, nabot akong 2 araw. Dami kasi. Oh. Oh, 2 araw, full day, 2 araw. Yun, nabilang ko. Ayos naman. Yun, 8,700. Maganda. Tapos sabi pa ni Father, sabi niya, kasi nung una parang nahihirapan ako kasi nga, siyempre pipinta mo muna yung bubog at kung siya ididikit kasi nga nasa likod ng pintura. Sabi ni Father sa akin, bawat bubog na ididikit mo, sabihin mo, Jesus, I trust in you. Sabi niya, matatapos mo yung simulado. Ay, ang ganda nga ng mga ano sa akin ni Father eh. Nakaka-touch. Ngayon nung naisip ko na nang bandang huli, sabi ko, nakaka-touch mo pala yung mga sinabi sa akin ni Father, parang totoo yata niya. Kasi, bito nyo, 2.5 months ko ginawa yun na nangangapa ako, hindi ko alam kung magagawa ko siya na maayos, kung mabubuo ko ba siya. Hindi ko nga alam eh, natatagal ako ng 2.5 months to. Bito mo, alas ako ng Manila. Ay, by the way, si Ma'am Lilibet Quintos nga pala yung nagpakailan na kintudyo sa akin kay Father Ben. Yun ang simula noon kasi meron kaming get together ng sister na si Jack kasi kaibigan namin nagkakainan, nagkakasiyahan, biglang dumating si Ma'am Lilibet. Okay lang pa, ini-story ko kasi medyo mahaba eh. Sige, diretso lang. Yun ang simula nun eh. Biglang dumating si Ma'am Lilibet tapos sabi ni Jack, sister niya, ate, sabi niya, di ba naghahanap ka ng mosaic artist? Ito si Eric ko. Sabi ko, hindi ako artist. Sabi niya, hindi. Sabi niya, may papagawa si ate eh. Sabi niya, kausapin mo. Sabi ni Ma'am Lilibet, aligaliga usap kay Eric kasi dati ko nakilala si Ma'am Lilibet sa Sun Life kasi nagtabaho ko sa Sun Life. Pero matagal kami nagkita, years, bago kami nagkita ulit. Tinawag niya ako. Usap kami. Sabi niya, Eric, sabi niya, kasi naghahanap si Father ng mosaic artist. Sabi, eh, buti, andyan ka. Sabi ko, ma'am, kasi sanay akong tawagin siya, ma'am. Eh. Sabi ko, ma'am, hindi po ako artist. Saka ano po ba yung gapagawa? Eh, kasi sabi ni Father, gusto niya, mosaic, pero ang medium, yung bato. Sabi ko, hindi pa ako nakagawa noon. Sabi ko, gano'ng kalaki ba? Siguro mga 8 feet. Ako lalo nung hindi ko kaya yung ginagawa ko hanggang ano lang. Hanggang 2 feet lang ang ginagawa ko. Nasa ano pa? Nasa frame. So ang mukha niya, mga ano lang, 1 foot lang. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Sabi niya, mapahiya po tayo. Sabi ko, saan po ba yun? Sa hinaralunan? Layo pa, ma'am. Sabi ko, ang layo pa. Sabi ko, hindi. Sabi niya, sige, papakilala kita kay Father. Sabi niya, kay Father Ben. Sabi niya, sa ano muna?
Saan muna kami? Sa Messenger muna eh. Sabi niya, sabi ko, ma'am, baka mapahiya pa yun. Sabi niya, pagdadasal natin, sabi niya. Pumasok na naman yung salitang pagdadasal natin, sabi ni Ma'am Lilibet. Sabi ko, sige po, sabi ko, eh, pero ano mama, sinabi ko na sa inyo yung totoo, ha? Sige, kaya mo yan. Galing ng mga ano niya, yung mag-ano niya, ano, yung pang Lilibet. Ngayon, sa dumating yung time na noon, pumunta na nga kami ng Quezon, pinakayala niya ako yung father, then, ganyan, usap kami, sabi ko kay father, na father, hindi po ano, ha, hindi po ako nakakagawa pa lang. Sinabi ko yung totoo lahat. Kaya nang sabi niya, ang problema natin yung bubog. Sabi niya, tayo kukuha ng bubog. Ah, isa pa ho yun. Ano, sabi ko, father, kasi dami natin kayo. Susubukan ko po doon sa nagbibigay sa akin ng bubog. Meron po kasi akong kaibigan, kapitbahay na amin, na siya ang nagbibigay sa akin ng bubog. Ngayon, kinausap ko, sabi ko kay father, kausapin ko kung makapagbigay siya ng bubog na ganong karami. Tatry ko lang po, ah, sabi ko. Hindi, kinausap ko nga. Alam niyo, yun ang nangyari, napakaganda pa. Binigyan na kami ng bubog, binigyan pa kami ng isang katerbang salamin, glass na malalaki, mula sa 8 feet na laki ng salamin, hanggang sa pinakamakapal, hanggang sa pinakamalit, hanggang sa pinakamanipis, kasama pa yung bubog. At ang halaga ng dinonate, balang donate sila eh. Sabi niya, ang halaga ng dinonate na salamin is worth 500,000. Kaya nagulat kami. Kalahating milyon. Kalahating milyon ng dinonate nila. Tapos, ang problema, paano didadalhin sa Quezon? Di tumawag si father ng oras na yon. Hanap siya ng ano, ng truck na makukuha para magkakutunan. Wala siya makuha. Sabi nga ni father, ba't kaya hindi nila, ani, maglilibat yata na sabi, ba't hindi nila kaya natin gawin sila na mag-deliver, babayaran lang natin yung service nila. Like ang gasolina, kung ano man yung dapat bayaran. Yung kinausap ko, ayun, ang biniyada lang namin yung gasolina, yung crudo, yung gasolina, yung driver, tsaka yung toll gate. Yun ang binayaran, 10,700 lang ang biniyada namin doon. Talagang ano, talagang pinagpala kami ng mga araw na yon, ng mga oras na yon, ng panahon na yon, na talagang binabayang kami para mabuo namin divine mercy na yon. Ayun, nakot. Dinala lahat doon. Ganun kabilis ang pangyayari. Yun, simulan ko na. Tapos eh, medyo, siyempre, medyo may kasamang kaba ng konti kasi sabi ko, iba to, hindi na to biro eh. Sabi ko, kasi masyadong malaki to at hindi ko alam kung paano ko to patitibayin. Eh, di, siyempre, may dasal ka, dasal lang konti, tulungan niyo ako. Sabi ko, sana mabuo ko to. Tapos, ano ba maganda kong ano, ano ba maganda kong gagamitin na pandikit dito. Nagano ko sa Google, nagano ko ng patibay na gagamitin kong glue para doon. Nakakita naman ako. Pero bago ko siya ginamit, ito, ginamit ko. Glue. Yung ha? Yung glue, litro-litro rin yan. Yung glue, litro-litro. Walang liter siya. Isang, ano siya, isang tube. Tube na, tube lang siya. Yan ang pinakamalaki niya. Yung, yung may gun. Ayun. Kinubukan ko muna sa padal namin. Kumuha kong bubog. Kasi parang 1 week before yata. Ay, umuwi muna ako ulit eh. Tapos yun nga, canvas ko. Garap ako ng glue. Sinubukan ko muna sa padal namin. Yun naman, after 4 days, nung pinatanggal ko, hindi ko na matanggal, kailangan na na magpilyo. Sabi ko, matibay na to. Yun ang ginamit ko ngayon doon sa ano? Sa Hermitage. Ayun, nabuo namin, maganda. Tapos, isa pang, ano, habang sinisimula ko siguro nakaka 2 weeks pa lang yata ako, no? Nalaman ko, ano, every 4 a.m., may misa pala. Binigyan kasi ako ni father ng isang kubo eh, kung saan ako mag-i-stay. Binigyan ako kubo. Eh, yung kubo na tinutulugan ko, siguro mga 200 meters lang ang layo eh. 100 meter lang siguro. Ay, 100 meters o siguro ganun. Yun yung dadinig ko yung ano, kampana. Nang 4 a.m. Oo na. Okay. Aga naman ang misa. Paalang ano, parang simbang gabi. Eh, hindi muna ako nasimba ng mga ilang araw. Nung bandang huli, alaman ko, lahat pala nandun sa loob ng
ng Hermitage. Kising ba? Ako lang ata ang hindi. Sabi ko, nakakahiya naman. Sabi ko, ako lang pala tutulog ng mga oras niya. Actually, gising ako. Maaga, maaga talaga ako nagigising eh. Kaya lang, hindi ako nagpupunta. Kasi sabi ko, maaga ako magsisimula mamaya. Eh, baga, makukuha ako ng lakas. Di, nasubukan ko. Sabi ko, sige nga, isang beses, subukan ko. Simba ako. Pag simba ko, unang, siguro pangalawang simba ko, pangalawang araw, nag, ano, kumakanta na ng ano, kagat mo sa ama namin, kumakanta, di ba? Biglang tumulo yung luha ko, tapos, talagang parang iyak, iyak na akong katabi ko, baka sabihin, masyado siguro makasalanan to, kaya siguro umiiyak. Di, tuloy, tuloy, ganyan, ganyan. Simula na noon, yung umaga, nagsisimba na ako, parang siguro, sabi nga nila, sinaniban daw ako ng Espiritu, ng Holy Spirit, kaya daw siguro, yun, natutunan ko ng magsimba at yung umaga, tapos, GTHS, meron pa nga, ano, yung Station of the Cross, eh, pagkatapos ng Mass. Alam, ayun, ganun lang naging buhay ko na doon. Alam, doon ko na nakilala si Lord, doon na ako naging palasimba, naging paladasal. Yun naman ang malaking na itulong sa akin noon. Kaya sabi ko, kaya siguro nung inisip ko, puro talagang binigay sa akin ni Lord yung talent na to dahil meron siyang mission para sa akin. Sabi ko, kasi hindi ko naman eh, wala, kasi hinagap ko para matuto ako ni kang bubog na to. Bakit? Inisip ko, yung pala, siguro pinractice niya muna ako ng ilang taon. Practice ka, kasi mga palabang ka. Sabi siguro ni Lord sa akin. Yun, hanggang sa hindi ko inaasahan na dadating sa ganung pagkakataon na may nandiyan si Ma'am Lilibet na kakalabitin ako na ganito, may gagawin ka, ganyan. Hanggang nakarating ako, bilang pumunta ako ng ano, sa kinalaluna ng wala lang, hindi ko inisip na matagal yung gagawin ko, na mag-i-stay ako ng matagal doon, paano iniiwan ko sa bahay. Basta nangyari na lang, nandun na ako. Sabi ko, total, meron namang ano eh, meron namang messenger, pwede ko sila makausap, halimbawa nandun ako. Yun, nabuo ko na siya. Nakakatuwa, kasi yun nga, nabago ako noon eh, nangyari yun. Yun nga, dinala ako doon siguro, merong dahilan kung bakit nga ako dinala doon siguro para magbago, hindi naman ako ganun kasama, wala naman akong krimen na ginawa, pero siyempre, tao lang eh, mas may mga kasalanan ganyan. Yun, nabago nga ako. Nung natapos ko yung anong yon, yung image ni Divine Mercy na yon. Iuwi na ako ng Manila. Tinuloy ko kung ano yung umpisahan ko doon. Every day, every morning, yun, nagsisimba na ako, chaplet, araw-araw na yun. Alam niyo ba, noong 2017, nagsisimula ako mag-brisk walking eh. Brisk walking ito yung umaga. Sa, ano yan eh, sa vicinity ng Mandaluyong City Hall. Ano kasi, parang rotonda, bilang umiikot ka yan araw-araw. At bago ako umikot, may isang simbahan doon. Doon mismo sa Mandaluyong vicinity ng City Hall. Nadadaanan mo yun habang umiikot. Bago ako masimula, dadaan ka muna, siyempre, basta ng konti, gano'n naman ang mga pangkalig naman ginagawa ng mga nandoon. Konti, tuloy ka na ikot. Araw-araw yun, araw-araw. Nung, yun nga, galing akong Quezon, tinuloy ko yung ginagawa ko, this walking bullet, nalaman ko na lang, Divine Mercy. Divine Mercy pala to, sabi ko. Sa body. Hindi na ako sa labas kasi may gate doon eh, na yung entrance ng ano. Hindi na ako din pumapasok na ako, yun na lang po ko anong oras sa misa. Tamang-tama naman, 6 o'clock. Kasi malabas ako ng bahay, mga before 6 eh, o 5:30. Bago. Nakita ko, sabi ko, di ba yung mercy pala? Talaga namang lahat, parang lahat nakaplano, lahat mangyayari sa akin. Ayun, araw-araw, tinuloy ko na, yun. Pumunta ko eh. Bago mag-brisk walking, ikot muna ako lang 5:45 yung kanilang chaplet, tapos 6 o'clock mas. Tsaka ako magsisimulang mag-ikot. Pero malayo-layo sa amin ang, ano eh, ang Divine Mercy, ang church eh. Parang galakad ako ng ano eh, 15 minutes bago ako makalating dun sa ano, 15 to 20 minutes bago ako makalating sa church. Ayun po.
Sige, tuloy mo lang ha, namatay yung akin. Sige, Tuloy mo sige. lang. Ayun, tinulik, ano nga, yun ang ginagawa ko ngayon, yun ang buhay ko ngayon. Tuloy pa rin yung aking paggawa ng mosaic. Tuloy pa rin yung aking pagsisimba araw-araw. Maganda naman, marami naman blessing. At ito, naging kahit paano, naging mabuting tao. Araw-araw, sabi nga ni Father Ben, maganda kung lagi mong kakausapin si Lord. Ayun, pag-usap naman ko araw-araw. Maganda naman ang nangyari para sa akin. Yan naman ang pinakamagandang naman sa buhay ko. Ano ang bukod doon sa spiritual development sa buhay mo? Ano pa yung maitulong sa iyo? Ano pa yung nabago sa iyo sa pag-render ng image ng Divine Mercy? Ano pa ang mga karanasan mo after? After, yun nga po, kasi dati hindi naman ako ano eh, hindi naman ako regular na nagsisimba, hindi naman yung mga bisyo, yung mga, hindi, konti lang naman ang bisyo ko, pero naalis ko siya. Tapos, ang pinakamaganda talaga sa akin, nangyari sa akin after noon, napalapit ako kay Lord, tsaka yun, alam ko naman na alam ko ngayon na lagi niya akong ginagabayan kasi hindi na tayo ano ngayon hindi na nagiging tahimik na ang buhay ko, maayos na tsaka ano na ba yung joy state, wala na tayong masyado wala na tayong masyadong pinagkakabala na hindi maganda. Yun naman ang tsaka yung pinakamagala talaga. Napalapit ako kay Lord at talagang siya ang gumawa ng paraan. Yung pa, isang maganda eh. Siya ang gumawa ng paraan para mapalapit sa kanya eh. Hindi katulad ng iba, lalapit pa. Ako, siya na mismo ang lumapit. Siya ang tumawag sa akin. Yun po. At nagpapasalamat din ako kay Father Len Soleta sa kanyang mga naituro sa akin. At naging kaibigan ko siya. Yun po. Napakagandang karanasan yung nangyari sa akin. Ano ang ngayon? Yung pa rin, no? Yung mosaic, ano pa rin? Anong ginagawa mo ngayon? Yung pa rin po. Yung mosaic, okay. Tinuloy ko. May nagpapagawa pa naman kahit paano. Isa pa yun. Ngayon, medyo magandang-ganda. May nagpapagawa kahit paano. Hindi katulad ng dati. Siguro, nakatulong din talaga yung pagkakagawa ko nun. Yan, nabiyayaan tayo ni Lord. At napalapit din ako sa magulang ko. Eto, siguro, isang bagay ito. Maraming maganda. Hindi ka dati, ano sa... Sa pens ko, hindi yun. Malapit naman, kaya lang, talagang tinatawag ako para ako siguro ang maggabay sa magulang ko. Kasi tsaka dalawa lang kayo. Busy yung ano, kapatid ko dahil may business eh. Iba yung hanap buhay niya. Iba yung sa akin. Sa akin, hindi na halos full time. Opo, ganun lang. Pakita ko sa kanila yung ginawa mo, ha? Share ko sa kanila. Sige po. Ayan po, no? Ayan yung image ng Divine Mercy. Yung mga nakasama ko dati sa pilgrimage ko sa General Luna, nakita nila yan ng live, no? Ng totoo. Pumunta pala Ayan, kayo no? Doon. Oh, madalas kami doon. Dito Last lang, Holy Week ano? Last Holy Week po, nandun kayo? Wala akong doon. Nung anniversary ng July. Ay, nandun po ako noon. Saka nung nandun unveiling. Saka nung unveiling po. Nandun ako. Ayan, mga kapatid, yung Divine Mercy image, no? So, paano ano yan? Paano? Siyempre, yung mukha, no? Yan yung ano eh. Paano ginagawa? Ganito pa nang nangyari dyan. Kasi po, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako artist. Kaya ko siyang ano eh, i-layout eh, ng katawan lang siguro. Pero pagdating sa mukha, meron po talagang artist, may isang tumulong sa akin para gawin yung art yung mukha ni Divine Mercy ni Jesus Christ. Opo. Tapos nung drawing niya na yan, drawing lang yung kanya eh, drawing niya. Ako na po ulit ang nagdikit ng bubog. Pinatungan ko siya ng bubog. Na ibang bubog po ang ginamit ko dyan.
yung clear glass, yung pagkaya, binali-bali namin ng flyers, ng plies, binasag-basag namin ng maliit. Tapos sinunod ko po yung bawat kanto nung face ng mukha ng image. Yun, ako po nagdikit noon. Pero iba po ang gumawa nung pinaka-drawing niyan. Pero the rest, lahat po, ako na yun, nagdikit lahat. Pati yung pinaka-ano niya. Yung halo niya. Pero itong brown na to, hindi yan bubog. Itong brown. Hindi po. Pintuan na po yan. Ah, okay. So, may tumulong din sa akin dyan. Tatlo po. Dalawa. May dalawa akong naging kasama dyan. Oo. Ito po ay nasa altar nila. Ito yung pinaka-center ano nila, image doon sa altar ng sa Divine Mercy Hermitage sa General Luna. At meron kasi silang bagong pinagmimisahan ngayon eh. So, hindi ko alam kung saan ito ilalagay, kung doon sa ilalagay ba ito doon sa isa or doon sa gagawing ano. May ginagawa mga construction doon eh. May parang kuweba na ginagawa si ano. Si father, no? Pero nandun pa rin to doon sa dati eh. Ito, hindi na ko yata alisin yan dyan eh. Hindi na po yata okay. Alisin yan dyan. Naka-fix ba yan dyan? Kasi naka-fix yan eh. Padal po yung ano eh. Concrete yan kinakapitan niya eh. Ano po, wall na po yan eh. Hindi na yan pang ano. Itong canvas niya, anong material ng canvas? Canvas? Wala ito, po. Itong pinaga. Ah, yung wall nga yung yun. Yung pinagdikitan. Ah, pinagdikitan. Yung wall nga po, concrete. Concrete po. Ah, diretso. Talagang yung wall na. Diretso. Oh, diretso. Oh, kaya gumamit pa ako dyan ng andamyo, yung position. Yung hagdan. Oh, para maabot ko yung ano, kasi 8 feet po yung mataas. Talagang din po ako, din po talaga ako nadidikit, direkta din sa kader. Tapos yung pintura nga, kita nyo, pag, parang kumikin ng kinangin eh, kita nyo ng actual, kasi po yung pintura, pintura niya nasa ilalim, kaya inabot ka ng 2.5 months eh. Ginagawa ko kasi, puro nasa ano lang, ibabaw ang pintura. Didikit ko muna, tsaka ako pipintahan ito baliktad. Pipintahan ko muna bago ko ididikit. Kaya, alam niyo ba na siguro mga isa't kalahating di pa ko lang ang layo ko doon sa likod ng altar tsaka ng pader na yan. Kaya hindi ko siya nakikita ng kung ano talaga ang itsura niya eh. Kaya nung nagawa siya, tapos tinanggal na yung lumang dingding ng altar, opo. Tapos lumayo ako. Napaluha ako eh, kasi sabi ko, ang ganda pala nito. Kasi nung gumagalaw ako, gumagalaw din yung mga liwanag ng ano, ng bubog. Eh, for o'clock yun eh, 4 o'clock ng ano, ng hapon, eh, yung araw nandun sa may katapat na mismo ng chapel. Kaya tiyatamaan siya naliwanag nung araw. Kaya ang ganda, sabi ko, ganito pala magiging ilusyon. Sabi ko, galing ni Father. Kasi si Father, may idea niya eh, na sa pintura, sa likod ko ilagay yung pintura eh. Oo, hindi kinuwadro, ano? Hindi po. Tapos oo, yun diretso. Direct yan. Sa... Yun, ito, mga kapatid, ang ano, no, itsura nung ano, punta kayo, ano? Pilgrimage ulit tayo dyan sa Divine Mercy Hermitage sa General Luna. Si Sister Lilibet is watching right now, no? Dami niyang comments na ano, hi daw, hi, Eric. Eric ang ano hello sa po. Kanya. Kasi, kaya hindi ko masyadong, ano, ay, yung kasi Chico po, is. Yung Chico po kasi, dyan ako kilala ng mga kababata ko, ng mga classmate ko, nila Emma, na classmate ko ng high school. Nag-Eric lang po ako noong college, pero from pinakamaliit pa ako, batang-bata ako, Chico na talaga, palayo yun. Pinalayo po yan ng lolo, tawag sa akin ng lolo ko yan eh. Noong nag-college ako, ayaw ng mga klase ko, pangalan ko Chico, pinalitan nila ng Eric dahil Enrique ho ako eh. Ginawa nila ng Eric. Ayun, hanggang doon na lang ko na rin. Hanggang sa magtrabaho ko, Eric na ang ginamit kong pangalan. Kaya mas itong palayo ko is Chico, kasi ang kapatid ko, Chica. Okay, si Chico at saka si Chica. Ngayon, tao okay. Sa apo. Oo, so maraming salamat Eric sa iyong ano kinuwento sa amin, no. Yung story talaga niyan, hindi ko 'yan masyado pang syempre nai-internalize. Kinuwento lang 'yan sa akin ni Sister Lilibet, no. Syempre,
na-amaze din ako, pero alam mo, iba yung you were able to talk to the person, to the artist na gumawa ng Divine Mercy. Kasi talaga ang ganda, no? Iba yung itsura niya. Kasi may mga images tayo. Merong yung original kasi Mirowski, no? Parang sabi ko nga, parang ano to, parang mas maganda to, no? So, sorry, sorry, Lord, no? Kasi di ba si Faustina, kung matatandaan nyo, si Faustina, nung makita niya yung output ni Kasimirowski doon sa pagkakapinta niya, iyak siya ng iyak kasi sabi niya hindi nakukuha si Lord, no? Pero pag tiningnan mo siya, kinumpare mo, no? Kasi iba-iba talaga din ang interpretation ng artist. Hindi, hindi sila makagawa ng the same thing na parehong-pareho, no? So, totoo yun. Kasi Mirowski, ganun ang naisip niya, no? Ganun ang lumabas sa kanyang inspiration. Tapos yung sa kanya, no? Wala ka naman pinag kopyahan na image niyan. Kasi may layout. Pero yung itsura, iba yun eh. Bibigyan mo ng buhay eh. Opo, binigay sa akin si Father na ano eh, na yan nga, yung image na yan, yan ang binigay niya sa akin pagkokopyahan. Tapos, pinaano ko na lang po, pinaprint ng mas malaki ng konti. Pinaprint ko na mas maliit. Tapos yun, pinalayout namin sa isang artist para lumaki siya ng ganung in-scale. In-scale po para makuha yung tamang laki. Apo, yun, ganun. Tapos ako na, lapis lang. Nilayout ng lapis. Tapos sinundan ko na lang yung lapis. Dikit ko. Tapos yung pinaka-raise niyang ganyan. Ako na lang nagbento na lang noon. Ako na lang ang tumantya noon. Pinantya ko na lang. Ayun, man, lumabas na maayos. Siguro may gabay nga talaga yung pagkakagawa ko noon. Kaya lumabas niya na napakaganda at napakaayos. Yung heart niya? Ano nga yung heart niya? Yun po yung ano eh. Yun po yung Blessed Sacrament ba yun? Ah, apo, ah, apo, apo. Ayun, yun, yun. Ito nilalagay. Ah, apo, ito apo, apo. Apo. Kostya. O, kasi kakaiba sa ko to. O, iba to yung, ano, yung puso mismo ni Jesus. Doon Ah. inilalagay. Ano. Oo. Pero yon nakaukit na yon ano? Hindi po. Ano yun? Eh, ewan ko, nakalimutan ko saan kinuha ni Father yun eh. Kasi una, ang plano nun, glass na nandun yung ano, tabernacle, tawag ba dun? Nandun yung ostyang malaki. Tapos may salamin siya. Yun ang unang plano, tapos lalagyan ng ilaw sa likod. Hindi po nangyari kasi sabi ni Father, masama daw pala yata i-expose yung ostya na yun. Kaya binago niya, tapos nakakuha siya ng isang magandang ilalagay ito. Parang logo na lang yun, hindi naman yun ano eh. Pero maganda siya talaga, gold talaga ang kulay niya. Yun na pinalit, kasi ano nung muwi ako ng Manila noon eh, pagdating ko, yun na pinalit ni Father eh, kasi nagbago yung decision niya, gawa nga ng masama daw yata ang naka-expose yun, kaya binago niya. Yun lang ang pinaligay niya sa akin. Pati yung ilaw, tinanggal na rin. Sabi ko, Father, parang delikado po yata, mainit to, baka mamaya, bigla na lang ano to, kasi bilang nyo, 24 hours, 7 days a week na naka-open yun. Sabi ko, baka mamaya mag-init, kasi kung may yun, di na rin namin tinuloy. Pero, ganun pa man, maganda pa rin hindi kinalabasin. Tulong-tulong naman ang effort naman ng marami yun. Hindi lang naman ako. Bubog lang yun sa akin. Sura. Oo. Hindi, pero ano yan, kasi kahit na naka-layout na yan, yung magbibigay pa rin, magre-render ng mismong image, ikaw yun eh, yung kulay. No, yung pag-apply ng mga kulay. Kasi andyan lang, shape lang siya. Pero yung mata, apo. No, yan yung isa sa pinakamahirap, ano, paano mo iya, ano yung mata gagawin. So, it was, napaka, isabi mo nga, ano, ang ganda, ikaw mismo dun sa ginawa mo. Napahanga ka dun sa ginawa mo. Oo, ako hindi din, ko no, man nung alam first eh. time. Oo, di ba? Hindi ko alam kung ano imaginein mo. Mangyayari. Diba, first time yung imagine. Gumawa eh. Hindi niyo man alam na gano'n ang kalalabat dahil first time yung ginawa. Hindi pa naman ako artist. Hindi ko matanggap na masabing talagang artist ako dahil yun lang naman ang kaya kong gawin eh. Lumabas na maganda, di ba? Diba, talaga meron miracle na nangyari doon. Kaya natapos yun. And it will go down to history na yun, no? Magiging isang treasure pagdating ng panahon. No? Kasi ano siya, hindi siya agad masisira, no? Yung matagal yung ano niya. Ilan ang lifespan niyan? Na para bago siya mag ano? Yung bubog. Degrade?
Matagal naman po siguro. Oo. Medyo lalabo lang yun dahil glass nga. Pero dahil nga may pintura siya. Pero mas ba, kung artist ang titingin nun at lumabo yun, kung ano man ang mangyari sa itsura nun, mas gaganda yun. Kasi, Ganon. ano siya eh, opo, mas gaganda siya. Habang tumatagal siya, mas gaganda siya dahil magiging parang ano siya, parang antigo ba na hindi siya basa, hindi siya nasira, na parang nangupas lang, pero yung ano niya, yung ano ng pagkakagawa nandun pa rin. Kaya matibay po yon. Tsaka pag dumalo po ako dun, may anong pa ako ilalagay dun para tumibay lagi. Hindi, dapat nandun ako ngayon. Kasama dapat ako ng Ma'am Lilibet eh. Pakikisakay sana ako sa kanya nung Monday. Eh kaso yung nanay nga rin nga sa nanay ko, sabi ko siguro baka mayroong ibang dahilan kung bakit ako hindi natuloy. Pero pag natuloy ako doon, may gagawin pa ako doon, meron ako ilalagay doon para mas lalong tumagal pa siya. Ganun po. Gusto ko na Kasi pumunta doon. sayang kung oo. No, gusto ko kasi birthday pa naman ni Nakakamiss, Father. di ba? Opo, Nakakamiss bilang mo, yun. ang babait pa ng mga kasama ko doon. Bilang mo, lahat ng tao doon mabait eh. Nasa loob pa ng, bilang mo, nasa loob pa ng heritage. Lahat ng tao makakausap mo. Oh, wait. Eh, di kaya bumait na rin siguro, nahawa siguro ako. Oo, no, sila Father Ben, syempre napaka-gentle magsalita, no, parang Opo, hindi. Father Mike, Father Jonathan, Father G. Sila ba naman ang Okay. makasama mo eh? Opo, opo. Oo. Oo. So, maraming salamat uli, Sir Hey, Eris, welcome po. Chico, sa iyong pag ano no, pag grace sa aming 40 Stories of Mercy. Kasi ibang angle ito ng kwento ng awa ng Diyos, no, dahil ikaw mismo ang nagpinta, no. Parang, 'di ba, kung alam mo yung storya doon sa diary ni Faustina, sabi ni Jesus, ipinta mo ako ng larawan na naayon sa anyong nakikita mo. Hirap na hirap siyang gawin yon. It took her 3 years para gawin yon, no? 3 years para mag- Pero hindi, syempre siyang gumawa kasi hindi naman siya marunong magpinta, no? And then, biro mo, isa ka doon sa parang sinabihan ni Jesus na ipinta mo ako ng larawan ayon sa anyong nakikita mo. So, hindi mo man siya nakita ng yung katulad ni Faustina na totoong si Jesus, no? Pero, na ano mo pa rin, doon sa iyong isip, no? Ipininta ni Jesus sa isip mo kung ano ang gusto niya na palabasin mo. And so, parang ano, no, hindi katulad ng halimbawa ako, gumagawa ako ng mga tarpaulin na may Divine Mercy image. Kaya yung kinuha ko sa internet, online, no, tapos nilayout ko siya online. Iba yung effort ng ipininta mo siya or ginawan mo siya ng katulad ng rendering ng sayo na isa-isang Ako. bubog. I think mas mahirap yun, no, yung magdidikit ka ng isa-isang bubog kesa sa iguhit mo siya. Mas Yung mabilis po ipipinta yung mo. pinakuloy. Mas mabilis po yung ipipinta eh. Oo, Yung mas mabilis didikit. yun. At least yun, alam Oo. nyo kung kailan, masasabi nyo kung kailan nyo matatapos eh. Pero yung magdikit ka ng bubog sa isa, hindi nyo alam kung kailan kayo matatapos nun eh. Maliliit kasi siya, no? Pero yung Oo. pinta, brush, gagano yan. Ganun ba? So, Opo. mas mahirap, no? Mas mahirap yung rendering. And pagkatapos mong gawin yon, sasabihin ni Lord sa'yo. Sinabi pa lamang sa'yo ni Lord na, well done! Well done, my son, no? Na ipinta mo, na iguhit mo, no? Hindi man sa paraan ng brush, no? Hindi man sa paraan Opo. na, pero nag-brush ka rin kasi, di ba? Pinintahan mo yung ano eh, yung Yung likod likod ng ako. bubok. Oo, so gumamit ka pa rin ng brush. Pero yun nga, no? Ang sabi pa rin niya, hindi sa stroke, no? Hindi doon sa brush, hindi rin sa kulay, neither in the color, na matatanggap natin ang grasya. Hindi doon. So kahit anong imahe, makakatanggap ng grasya. Pero iba tong image na to, no? Because mas matagal ginawa, mas maraming labor of love, no? I think it's a labor of love. Kasi biro mo, magkano lang ginastos nyo dyan, no? Including your own effort, no? Na ibuhos dyan sa paggawa ng image. At malamang, the Divine Salamat. Mercy is very, very happy about that. Salamat din kay Ma'am Lilibet kasi naging daan siya kung bakit ako nakarating doon. Paano nangyari lahat yan. Salamat po Nagtiwala siya ako. sa iyo.
Salamat sa tiwala ni Ma'am Lilibet. Oo, nagtiwala kasi syempre. Ito ba yung magagawa nung ano? Yung ganun ba? May judgment ka agad. Ano ba ginawa na nito? Yung parang ganun, sinabi mo yung case mo, no? Pero nagtiwala pa rin siya sa'yo. Meron kasi siyang ano, inner inspiration. Alam niya talaga, na, totoo yan. Oo, Naniniwala kahit siya ganun. naniniwala siya sa prayers eh, na talagang magagawa mo yan sa pamamagitan ng pagdadasal eh. Yun ang pinanghawakan niya eh. Kaya nagtiwala siya sa akin. Salamat mo sa kanya. At Oo. yan kay Father. Ikaw ba nakapagkumpisal ka ba doon? Nakapagkumpisal ka Apo. doon? Apo. Ayoko. O, kasi napakahalaga noon, no? Yung nakapaglinis ka, na-purify ka. So, yung lalabas sa isip mo, malinis. Lalabas sa kamay mo, malinis. That is very important. Confession. Nung, ano, kahit nung huling bago ko umuwi, kumpisal ako. Bago, ako nilisan yung ano, ang remittance. Ganda. Kasi, ng experience yun na talaga nangyari sa hindi ko makakalimutan yun. Experience. At na age of 60 pa no nangyari sa akin, nakala ko laos na ako eh. Meron pa palang mangyayari maganda sa buhay ko. Oo, no? At yun pa, pinakamaganda nangyari sa buhay ko nung 60 ako. Kaya maganda eh, maganda po. Salamat sa Alright, mga. so mga kapatid, meron ba kayong gustong itanong? Tingnan natin ang ating mga listeners and watchers. Ayan, si Mirna was also able to see that. Mahusay ang gawa niya kasi kapag nakatitig ka sa mata ng Divine Mercy, parang buhay ang mata at maiiyak ka, parang nangungusap siya. So, kasama ko siya noon eh, nung nagpunta kami dyan. Eto, si Sister Emma na iyong kaibigan. Salamat, Sister Lilibet. You are an instrument para magawa ang Divine Mercy. Sister Esther, it's a work of love inspired and guided by Jesus himself, the Divine Mercy. God bless you more, bro. Yan, no? Amen po. Thank you. Ayun. Si Sister Lilibet, sana soon makakarating ka uli sa Divine Mercy Hermitage, sabi ni Sister Salamat. Lilibet. Ayun. So, the mercy of God made you an artist, sabi ni Lilibet. Ang dami niyang comments dito eh. Ni Sister Lilibet. No? Alright, so maraming salamat. Oy, Sister Carmen Menchi. Oh, ayan. Oy, Sister Carmen, malapit lang kasi taga-Imus ka rin eh. Ayan. Kung pwede daw magpagawa. Of course, pwedeng-pwede kang magpagawa. No? Malapit lang yan sa, ano, sa lugar mo, sa bahayang pag-asa. Hanapin nyo lang yung Chico Severino, no? Maraming kanina kasi nag-search ako, no? Maraming Chico Severino, pero syempre ang pipiliin mo doon yung may Divine Mercy image. Yun siya yon. Yan, kung gusto mong i-contact si Brother Eric para magpagawa. Ano kaya ipapagawa ni Sister Menchi? Yan. Pwede ho, okay. Pwede ho. Anytime. Yan. O kayo din, mga nanonood, no? Baka gusto nyo kahit maliit lang na Divine Mercy, pwede din, no? It's an alternative to the painting or the painted version, no? Hindi naman kasi nililimit lang tayo doon sa pagpipinta, no? Yung traditional way. We can be creative in painting the image in many ways. Totoo. So. Totoo. Even the material, no? Pwede ring ibaguhin din. Kasi sa artist nga yan, eh, depende sa rendering niya. Ayun, so magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsubaybay. And please, please like our streams. Please like Fount of Mercy. And hanggang bukas po, meron pa tayong isang natitirang episode and our speaker or guest for tomorrow will be from Sister Lilibet. Kilala mo rin ito, no? Ito yung ating pinuntahan sa Daet. So, Bicolana rin siya, si Sister guest natin. Hindi ko muna sabihin ang pangalan. Yun yung last guest natin on the 40th episode po tomorrow. Hindi na ako magra-run ng quote from the diary. Kasi obvious, no? Anong i-quote ko? Yung diary number 47. Sa ulo ko na yan eh. No? Tama, biglang sa ulo, tama ba? Diary number 47, paint me an image according to the pattern you see with the signature Jesus, I trust in you. So, yun po, no? Also pala, this coming feast day, kahapon sinabi ko na to at saka kanina, no, mamigay po kayo ng image ng Divine Mercy kasi ito mismo, image pa lang, nagtatransform na siya ng mga kaluluwa. Hindi mo kailangan mag-effort, no, mamimigay ka lang. And the Divine Mercy,
will actually do the work. No? Siya mismo ang gagawa ng paraan kung paano itatouch yung mga Meron po ako kaluluwa. ito. Yan. Ayan, yan. That, yan po yung Casimirowski image. Yan. Binigyan ko sa sister ko, pina-frame ko lang. Binigyan ni Father Ben yan. Yan yung poster, yung poster na yan ako. Opo, yan po yung tinatawag na Casimirowski. That's the original version ng Divine Mercy. Oo nga. Ayun po, no. So kung gusto nyo rin sa inyong mga chapels, gusto nyo magpagawa at mosaic ang inyong ipapagawa, ayan, kontakin nyo si Brother Chico for that. No? Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Again, please share our streams and you do not know kapag nakapag-share ka ng stream, na i-share mo ito sa mga kaluluwang at that moment ay nangangailangan ng guidance, no? You were able to transform a soul or to convert a soul, no? Nakaakay ka ng isang kaluluwa. And si Brother Chico, ilan daw yun? 17,000? Ilang 15,000 souls? 15,700 souls. Imagine niyo 'yon. So kung medyo tayo ano, abul-habol tayo, no? Para maka-convert tayo ng souls. Alam niyo kung bakit 'yon? I explain ko pala no, ngayon ko lang na, no. Bakit posible yung 15,700? Because and it can even ano eh, exponentially increase. Bakit? Sa dami ng pumupunta na tao, kaluluwa, living soul sa Hermitage, pag binilang mo yon, 15,700, na-transform mo yung soul, no? Naka-apekto ka dun sa mga kaluluwa nila. And it does not stop there. Kasi nga, exponential. So from 15,700, it will double. So magiging around 31,000. And then it will again double, 60 plus. So ganun ang effect nung image na ginawa mo, not just 15,700. Habang tumatagal, lalong dumadami ang kaluluwang maililigtas ng imahe na 'yon na ikaw mismo ang gawa. So magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat ng marami sa inyong pakikinig at paalam muna tayo sa ngayon. Brother Eric, salamat. Opo, no? Salamat din po ng marami. Kita, sana magkita tayo sa Hermitage one nga po, of, nga po. In one one of day the events. Sige po. Hindi kaya ngayong Holy Week na mga nasa kanikanyang parokya tayo. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat. Purihin ng Diyos. Salamat.